Big update mga idol para sa malaking balita na patungkol kay Kevin Durant at sa pagbalik niya sa Warriors via trade. Ayon sa isang The Athletic reporter na si Marcus Thompson, ang Kevin Durant trade to the Warriors is highly unlikely. Malabong araw mga idol, malaki ang tsansa na hindi ito mangyari. At dinagdag pa nga sa report mga idol na ito nga the Warriors superstar ay kinakausap in conversations with Kevin Durant. Pinag-usapan nga doon nila mga idol ang possible reunion nila, ang pagbabalik ni KD sa Warriors. Pero mga idol, wala nga daw formal na usapan. Casual lang ang conversation na ito ngang Warriors superstar at ni KD. Parang napagkwentuhan nga lang nila mga idol at hindi yung formal na inaya talagang itong si Kevin Durant ay bumalik na sa kanilang team. Kaya nga ayon sa The Athletic reporter na ito, highly unlikely ang pagbabalik ni Kevin Durant sa team ng Golden State. At sigurado nga mga idol na good news and bad news ito para sa mga Warriors fans. Good news sa mga ayaw nang ibalik itong si KD sa team ng Golden State at bad news naman sa mga fans na sumusuporta sa pagbalik ni KD sa team ng Warriors. At kaya nga mga idol, siguro sa update nga ito about dito kay Kevin Durant ay baka maalis na ng paunti-unti ang team ng Golden State Warriors sa mga NBA teams nga na interesado kay KD. Pero kung kayo mga idol ang tatanungin, ano bang opinion nyo dito sa latest update kay Kevin Durant papunta sa Warriors? Komento nyo lamang yan sa ating comment section. At pag-usapan nga rin natin mga idol ang anak ni LeBron James na si Bryce James na nakagulat nga na lumaki ng sobra. Last year nga mga idol, pa TikTok-TikTok lang. Pero fast forward a year later ay eto na nga siya mga idol. Parang pro player na nga, pro athlete. Grabe nga mga idol ang kanyang inilaki, ang kanyang naging transformation. Kaya nga sinasabi ng maraming fans na magiging mas magaling nga daw itong si Bryce James kaysa sa kanyang kuya na si Bronny. Pero anyways nga mga idol, pag-usapan natin ang ating panghuling balita na patungkol nga dito kay Paolo Banchero or Paolo Banchero kung tawagin sa ibang bansa. Dahil sa first open practice nga ng team ng Orlando Magic ay nag-improve na agad siya. Ito mga idol, si Jamal Mosley na head coach nga ng Orlando Magic ay hands-on nga sa pagko-coach sa kanilang number 1 overall pick. Tinuturuan niya nga sa poste mga idol at sinabi nga daw na ito ni Jamal Mosley na kapag poposte ka, ipunish mo yung mga bumabantay sa'yo. Sinabi niya pa nga na very strong individual nga daw itong si Paolo Banchero. Kaya naman mga idol, sa next clip ay kitang-kita natin kung paano nga mas matindi na siyang pumoste, hindi yung parang nang lalambot. Talagang binabangga niya na nga yung kanyang mga defender sa tulong nga yan mga idol ng kanyang head coach na si Jamal Mosley. Kaya naman mga idol, siguradong magandang napunta na itong si Paolo Banchero dito nga sa team ng Orlando Magic dahil ang head coach niya na mismo ang nagtuturo sa kanya. Usually kasi mga idol, ang mga coaches ay taga-turo-turo lang nasa sidelines. Pero ibahin nga natin ang Orlando Magic coach na si Mosley dahil siya mismo ang nagtuturo sa mga player niya. Kaya nga siguradong nasa magandang kamay itong si Paolo sa organisasyon ng Orlando Magic. At yan ang alamang din muna mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!